Welcome back dito sa channel natin. Ang video natin today ay tungkol sa cable car project sa Metro Manila. Inihayag ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang proposal na magtayo ng isang cable car system dito sa Metro Manila bilang solusyon sa traffic. Ang proposal na ito ng ating senador ay umani ng iba't ibang mga reaksyon. Pero kung babalikan natin, last year ay meron talagang proposal ang bansang France na magtayo ng cable car system dito sa ating bansa. Pinunduhan pa nga nila ang research at study para sa pagtatayo ng proyektong ito. So merong basis ang sinasabi ng ating senador Robin Hood Padilla at ito ay hindi katang-isip lamang. Ang cable car project ay naipasa na sa National Economic Development Authority at inaprubahan na nga ito noong nakaraang taon at ito ay ready for implementation na. Ang bansang France na nag-propose sa proyektong ito ay handang magpahiram ng $100 million para ponduhan ang pagtatayo ng cable car system. Kapag natuloy ang proyektong ito, ang cable car project ay itatayo sa eastern part ng Metro Manila mula sa LRT Line 2 Santolan Station, dadaan ito sa ibabaw ng Marikina River papunta sa Eastwood City. Mula sa Eastwood City, didiretso yan hanggang sa Manggahan, Pasig, hanggang sa dulo ng cable car project sa Rosario, Pasig City sa Ortigas Avenue Extension. Ang Marikina to Pasig cable car system ay may haba na 4.5 kilometers at magkakaroon nito ng 6 na istasyon. Ayon pa sa Department of Transportation, pinag-aaralan na ngayon ang cable car project proposal ng bansang France na binanggit nga ng ating senador Robin Hood Padilla. Kapag naitayo ang proyektong ito, mapapabilis ang pagbiyahe ng mga commuters dahil sa cable car system. Mabigat din ang daloy ng traffic dito sa Marikina at Pasig area kahit makakatulong ang cable car. Ayon pa sa proposal ng bansang France, ang technology na gagamitin ay ang monocable detachable gondola lift na may mga closed cabins. Kapag natuloy ang kanilang proposal, magkakaroon ng 118 na mga gondola lift. Ang bawat isang cable car ay kayang magsakay ng 10 mga pasahero. Kung kayong tatanungin, gusto niyo bang matuloy ang pagtatayo ng cable car project na ito sa Pasig at Marikina? At saan pang mga lugar ang gusto niyong tayuan ng ganitong klase ng transportasyon? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.